Hi guys, this is your Jemmy in year 30 there. So alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you. So don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhana ng mapanood mo ang reading na ito. Maaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Give me your energy. Give me your energy. Okay, you have soulmates, soul connection, partnership, agreement, soul contract. So there is someone na soulmate mo, destined for you. You have a soul connection with this person. Kung sino man yung nasa isipan mo ngayon, let us see your situation. Give me your energy. Ano ang sitwasyon na connected sa soulmate? Give me your energy. Okay. You have Two of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. The Hierophant, a strong Taurus energy. Ace of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. King of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And Ten of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have a soulmate. I'm sensing here na meron kang pinagdadaanan sa relationship mo with your person. You are trying to overcome the situation. You are moving on from this pain and sadness. Tingin ko you are involved in a two person. Kasi you have a choice to make. You have a decision to make. Two of Pentacles. Kung ito ay isang person lang na involved sa'yo, maaaring you are making a decision kung mag-stay ka pa ba sa kanya. Nagkakaroon kayo ng problema. Nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Gusto mo man na mag-move on, pero I'm sensing here na mahal mo pa siya. Kung involved ka sa dalawang tao, maaaring yung person mo ngayon, nakarelasyon mo, medyo nagkakaroon kayo ng rocky road, problema, and there is someone new sa buhay mo. So kung kaninong energy ito resonate as it is, pero, your energy tells me na you want to let go. You want to move on. Gusto mo makarecover sa sadness and pain na dinadanas mo. Parang may desisyon ka na gagawin sa buhay mo. You have the Ace of Pentacles and the Hierophant. There's a new chance, new offer, new beginning. Kung ito yung person mo na nagbigay ng broken heart sa'yo, siguro this is an offer of apology. Ace of Pentacles, maaaring kayo ay kasal na. Maaaring kayo may mga anak, may pamilya. This is some kind of soulmate na ang dami niyong pinagdadaanan, soul connection, partnership, or agreement na may mga pinagdadaanan kayo sa inyong relasyon. May mga time na gusto mo nang bumitaw, pero you are still staying. You have King of Wands. Taking control, taking in charge sa buhay mo. Gusto mong makarecover from those sadness. Pero paano? Kasi kasal na kayo. Yun ang iniisip mo eh. Yun yung desisyon na kailangan mong gawin. Parang ang hirap ng i-let go kasi nga kasal na kayo. Ang hirap ng bitawan. So anong kailangan mong gawin?
yun ang iniisip mo. Kung kunyari, magsasorry siya sa'yo ngayon, tas gagawa na naman siya ng problema, parang pagod ka na. Parang pagod ka na na paulit-ulit na lang yung nangyayari sa inyong sitwasyon, sa inyong buhay, sa inyong relasyon. Pero you have soulmate, soul connection, partnership agreement, soul contract sa isa't isa, na kahit anong gawin nyo, bumabalik at bumabalik kayo. Kahit may mga problema kayo, nagstay pa rin kayo sa isa't isa. Let us see. Give me more cards for this energy. Okay. You have Five of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and King of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Tingin ko pagod ka na. Sobrang pagod ka na sa struggle, hardship na pinagdadaanan mo sa person mo. Hindi ka na masaya. Nahihirapan ka. Mahal mo siya, pero parang ayaw mo na. You have King of Swords and Ten of Swords. You are moving on from your person, your soulmate, your soul connection, your partner. Tingin ko, one of these days, you are taking control at makikipaghiwalay ka na, bibitawan mo na siya. That is something na matagal mo nang pinag-iisipan na gawin. Kasi nakaramdam ka na ng pagod eh. Mahal mo siya, pero kung paulit-ulit lang yung problema, parang ayaw mo na. Ayaw mo nang balikan. Pero tingin ko, your person, hindi siya mag-give up sa'yo. Kasi ipaglalaban niya yung inyong agreement, ang inyong partnership, soulmate. Na kahit na may pinagdadaanan kayo sa relasyon, hindi siya bumibitaw. Ganun kanya kamahal. Ang tanong, kaya mo pa ba na magstay sa kanya? Kung sakaling magbibigay siya ng offer, apology, tatanggapin mo pa rin ba siya? Nasa sayo ang desisyon. Make a wise decision para sa relationship nyo. Ano ang tingin mong tamang gawin? Because I'm sensing here na parang gusto mo nang i-let go ang relationship na ito dahil pagod ka na. Hindi ka na masaya. Parang nahihirapan ka na. Gusto mo nang mag-move on. Siguro just take your time. Pero this, your connection with this person, kasal kayo eh. Soul contract. Kung hindi man kayo kasal sa papel or sa usual na marriage ng ating sitwasyon, you have a soul contract with this person. Let us see. Give me some advice, message for your energy. Have a soul connection with this person. So kahit na gusto mong lumayo, parang nagkakaroon pa rin ng chance na magkaroon kayo ng connection sa isa't isa. Hindi ito mawala-wala. Kasi you are soulmate. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo, parang bumabalik at bumabalik pa rin kayo sa isa't isa. You want to let go, you want to move on, pero nandyan pa rin siya. Kahit na may mga problema, disagreement, heartbreak, broken heart, separation, pag humingi siya ng sorry, magiging okay na naman ang lahat. Soul connection, soulmate is not necessarily a marriage. Maaring there is something sa inyong dalawa na kahit na nagkakaroon kayo ng problema, parang pinagtatagpo pa rin kayo ng tadhana. That is some kind of a soul connection. Soulmate sa isa't isa. Let us see some advice and guidance from Oracle. Nothing is yet set in stone. Wala pang final. Pwede pang mabago ang inyong sitwasyon. Just surrender to the divine. A win-win outcome is forecast. So may magandang outcome. Kung ano man yon, let us see in the near future, you are good enough. Always remember that. Believe in the impossible. And the energy is gaining momentum.
bring love into the situation. A soul connection, soulmate connection with someone, it's up to you. At the end of the day, nasa sa iyong decision kung you will accept this person's apology or you will just move on. So thank you. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Have a great day.